Shalom, amigo, amiga, brother and sister. By the way, I'm your brother Malones J. Welcome back sa ating video ngayon. At ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa morality. Chinese versus all nation. Sino ba ang may mga moralidad sa ating mga kababaihan, mga amigo, amiga? Please watch out. There's a place where sin and shame are powerless. Where my heart has peace with God and forgiveness. So welcome back sa ating video, mga kamigo-amiga. Before anything else, wherever you are in this world, I'm hoping that all of you are in good condition with the help of our Almighty God, Father, through our Lord Yeshua. Ayun mga kamigos-amigos, no? Gumawa ko ng video na to, di upang ipahiya ang ating mga kababaihang Pilipina at ang ibang lahi kumpara sa mga Chinese. Kung titingnan natin sa TikTok, panoorin nga natin kung talagang masama ba yung sinasabi ko. Tingnan natin yung TikTok mula China at ang TikTok mula Pilipinas at sa ibang mga bansa. Panoorin natin at kayo na humusga. Karamihan na mapanood natin na TikTok galing China ay progressive, no? Tungkol sa kanilang mga project, tungkol sa kanilang economy, at tungkol sa kanilang buhay. For example, paggawa ng mga gadgets, yung mga day making, working, di ba? At marami pang iba, no? Sa mga electronics, sa mga gadgets nila, yun ang makikita natin. Ang mga TikTok mula sa China at yung mga gawain talagang mapupulutan natin ng aral. Yung mga TikTok ng mga Pilipina natin, karamihan ay parang nagbibinta ng laman, mga kaamigos-amigas, no? Gumaya na talaga kayo sa Western at American style, mga kababayan natin, mga Pilipina, no? Actually, napakaganda nyo. Kaya lang, hindi nyo ba alam na tinuturoan nyo na magkasala yung mga lalaki? Baka sabihin nyo, napakamalisyoso ko, mga kaamigo-amiga. But, please, cover yourself. Because according to the Lord, if the man or the woman looking in your nakedness, they are committed adultery in their hearts of the person. So talagang tinutokso nyo yung mga kalalakihan, mga kamigos-amigas. At hindi lang ang mga kalalakihan ang tinutokso nyo at inaakin nyo, pati si Satanas. Alam nyo kung bakit? Kung mabasa natin yung Biblia mula Genesis, noong bumaba ang mga anak ng Diyos, ang mga anghel, ay nagkaroon sila ng relasyon sa mga kababaihan dito sa lupa, at yun nga ang naging anak nila ay mga giant or higante. So sa panahon natin ngayon, puro nakalaswaan ang nakikita natin, mga kamigo-amiga. Wala ng kapatawaran sa sarili, wala ng control sa sarili. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yung mga babae ay nagbubulat-lat nila ng kanilang mga tilapya, na parang mga damit na binibinta sa social media. Hindi ba kayo nahiya niyan, mga kamigo-amiga? You are committed adulterous and you are committed abomination against God. Maging magalang dapat kayo, mga kababaihan. To all of you girls, please respect yourself. If you need respect, respect yourself first. Because you are not respecting yourself. You're displaying your nakedness and sell it in social media. What happened to you, girls? You have a morality? That is the moral?
values that you learn from your parents, from your teachers. The teachers and our parents did not teaching about that. Who, you know, who teaching you like that? The spirit of Satan, the spirit of devils entering in your mind to seduce the men, to seduce Satan, to offering his indulgence. You know, Satan is always celebrating indulgence about sex, about the gospel. You did not giving sin to others, but you have sinned against God.